Hey guys! Ganito kasi yan. May finifilm akong video na mahaba talaga. Mga tatlong araw ko nang finifilm. And I don't think matatapos ko siya on time. Sobrang easy lang na itong video na to. Like, everyone does this. Kaya ito, I'm gonna share. And hopefully, may maturo rin akong konti about what I do. Okay, first, ito pala yung brushes ko. Nasa beaker siya kasi bigay to ng mommy ko, tong set na to. Tapos to be honest, pambata talaga tong brush set na to. Pero, ano yun, special siya kasi galing siya sa nanay ko. And I don't see the need para bumili ako ng bago. Maybe bumili rin ako kasi malapit na akong lumipat sa apartment or sa dorm. Yan yung pang-blend na brush. Blending brush. Tapos ito, more on ano talaga siya, for liquid, pero ginagamit ko siya for highlights. Ito yung pinakamalaking brush dito. Feel ko for ano talaga to, for powder, kasi ito yung pinakamalaki. Pero a lot of times, ginagamit ko siya for blush. Ito, angled siya, tapered na type. Feel ko for contour talaga to, or for bronzer. Ito, para siyang pang ano, pang paint talaga to eh, no? Pang alam niyo yan, yung mga mumurahing paintbrush, parang ganun yung itsura niya. Since maano naman siya, manipis naman siya, ginagamit ko rin siya sa kilay sometimes. Hindi kasi siya dual-ended. Ito yung galing sa mascara ko dati na brush. Tapos ginupit ko, dinikit ko sa kabilang dulo. Now we'll start! Typical, maghilamos ka. Pag nagtututbrush ako, binabrush ko rin yung lips ko para rin ma-exfoliate and para hindi ganun kapangit yung maging itsura ng lip tint. Kasi diba, naiiwan siya sa mga cracks. Important na mag-sunblock ka everyday. Ito yung gamit ko. Ito yung sa Hortaleza. Mga, ano lang to? 89? Ito na yung inuuna ko. Hindi ako nagmo-moisturizer. Okay, rule with ano pala, with SPF. Ideally, parang 30 pataas yung nilalagay mo. Depende nga kasi sa country. Sabi natin 10 minutes. Yun na yung mababa talaga. I-multiply mo yon sa 30. Let's say dito, SPF 30. 30 times 10. Ede, 30 times 10, 300. So, ibig sabihin, meron kang 300 minute before ka mag-reapply dapat. After ng 300 minute, nahulas na, as in wala na yung protection power nung sunblock. Tapos, meron akong dalawang base dito. Ito, inuubos ko na lang din. Papalitan ko na to kasi ano siya, nasa plastic siya. Ito, nasa shade na beige. Although, napansin ko sa, kasi dalawang shades lang to, diba? Yung light, talagang ano siya, yellow. Yellow undertone, pero maputi siya. Although, mas kakulay ko to, mas nagbe-blend sa akin. Tapos, ganito ko siya i-apply. Yan. Usually, enough na yan. Naglalagay din ako sa lids. Kasi hindi ako nagko-concealer. Relatively, marami talaga akong parang dapat i-conceal. Pero I don't mind them showing up naman. Pero kung trip na mag-concealer, okay lang. Go. Sa base ko, ayoko nagbe-blend sa neck. Kasi ang pangit. Wala. Kasi nagsustain siya sa ano, sa t-shirt. And ayoko nun. Gusto ko hanggang dito lang. Kung nagbe-blend ako hanggang dito. Otherwise, kung may mark pa rin, ibig sabihin, for me, wrong shade na talaga yung ano, yung foundation ko or yung base ko. I'm planning to switch dito. Ito SPF 50 plus pala to. Like, oh my god, SPF. Sa ano ah, sa SPF hindi mo sila kasi may 30 na tayo dito, may 50 pa dito. Hindi siya magiging SPF 80. Oh my god, hindi ganun 'yon. Yung higher yung sinusunod. Pag nag-wear off na yung SPF 30, may 50. Hindi pa ubos yung 50 mo, so meron ka pa rin naman protection. Ito yung gusto ko ipalit kasi ito nasa aluminum and FYI, ang aluminum ay 100% recyclable. Comes with plastic pa rin siya, pero i-eco brick niya na lang. Usually, hindi ko sineset yung base ko. Mas gusto ko yung parang glow yung finish. Okay lang sa akin kung mukhang ano talaga, oily. Kasi yung super powdery na itsura. I don't mind my makeup na nagfe-fade throughout the day. Kasi ganun talaga. Okay, sumunod ay yung brows. Ito yung ginagamit ko ngayon. Naghahanap din ako ng sumunod ng alternatives pa for eyebrow products. Kasi mas gusto ko yung lapis. Kasi nga, girl, zero waste. Yun. Nahanap ko yung ano eh, yung sa detail makeover na eyebrow
product nila dati, pero parang na-phase out na nila. Tapos, again, yung spoolie natin na, tapos, pag naglilinis ang kilay, pag ganun. Tapos, ganun. Minsan, kinukurot ko pang ganun. Para mas maganda yung tail. Tapos, huwag nyong i-blend ng sobra-sobra kasi mamumula yung dulo na ang pangit na. Yung sumunod kong ginagawa ay toy sa face. Ginagamit ko yung sa Bobbi Cosmetics na palette. Hindi ko kasi mahanap yung sa Sassy Colors. Meron din yung Sassy Colors. Pero mas trip ko to kasi yung white dito ay highlight. Ay yung sa Sassy Colors, parang banana powder lang. Quick review. Itong highlight na to, pangit to. Masyado siyang glittery. Kung naghahanap ka na parang natural vibe, like boy beat makeup look or ano, no makeup makeup look, hindi siya maganda. Kasi dapat yung highlight mo, kung ganun yung aesthetic mo, ay mag, ano ka, mag, yung mukhang basa na mga highlight. Goods naman to, pang bronzer ito, pero hindi siya shimmery. Tapos ito, blush, typical. Ito, huwag yung ginagamit na pang contour to, kasi sobrang dark nyan. Like, sobrang cool tone nyan. Magmumukha ka may putik sa mukha. Kung gusto nyo mag-contour, paghaluin nyo tong dalawa. Pero more on ditong side ha. Hindi siya 1:1. Mas ganda kung more dito. Then, konti na to. Ito, yun yung magandang contour. Though, I don't contour my face as much. Kasi mas gusto ko yung parang kit-kit na cheeks. Ginagamit ko to more on for pakak na kilay. Kasi, kung gusto mo ng sharp na kilay, mas magandang yung din, alam mo yung pomade baga. Ito, lagyan mo lang to ng konting, ako nalagyan ko ng toner or minsan tubig lang naman. Tapos, halo ka dito. Tapos, drawing mo. Usually, ano pa rin ako, nagda-drunk blush pa rin ako kasi wala lang. Ang fun mag-blush, nakaka-addict mag-blush. Tapos, ang ginagawa ko, mix between ito, tsaka ito. Kasi, pag ito lang, hindi naman ako, ano, misty sa para mamula lang kapag naarawan. Yung kinocontour ko yung ilong ko. Kasi parang mas gusto ko yung nagmumukhang faded yung kilay ko hanggang pag ganun. Kesa yung nakikita mo nagsastop sila dito. Ganun. Tapos ganun. Tapos rub mo siyang ganyan. Tapos yan. Mag-draw ka ng line pag ganun. Yan. Don't worry kung harsh na siya. Blend mo lang din. Okay, ano naman, highlight. Ito pa rin, as in, yes, ang saya nitong palette na to, natutuwa ako. Mas gusto ko natatapos siya dito, sa end ng eyes, hindi yung hanggang dito. Hanggang dito sa dulo ng cheekbones mo. Ganun. Tapos yung konti, dito. Tapos dito sa taas, sa, dun sa brow mo. Dito rin pala sa ilong. Pero usually, finger na lang din yung gamit ko. Pagdating naman sa, ano, sa eyelashes, hindi ako nagmamaskara. Kasi, ayoko nung, nagbi-build up kasi siya dito, sa eyelashes. Parang kahit anong tanggal mo, nagbi-build up siya, tapos wala lang. For me, unhealthy yun. Tapos, ang bilis kasi ma-expire ng mascara, parang 6 months lang. Tapos yun, after nun, may bacteria na talaga, like, muta and everything. Ew. Tapos, mahilig din kasi ako magkusot ng mata throughout the day. Like, although, alam kong bad yun kasi, you know, wrinkles. Kaya lang, wala. Gusto ko talaga nagkukusot ng mata. Minsan, pag gusto kong magkaroon ng volume dito, ginagawa ko, again, with this shade, ano, naglalagay lang ako dun sa mismong lash line. Pero ikaw, kung ikaw naman yung someone na mahilig talaga magmascara, like, go girl. Yun. May 3 lip products ako. Meron ako nito. Itong Ever Bilena na lip tint. Ito yung shade na Toast of New York. Kaya lang, bumabaho kasi talaga. So, pero hindi pa naman siya expired. Kaya, ginagamit ko pa rin. Tapos meron akong lip balm na bigay ng friend ko. Shout out kay Billy. Yes. Parang gloss. Gloss na talaga siya.
ano to eh, kay John Lauren. Tapos gustong-gusto ko tong shade na to, yung babe. Like, focus ko na siya. Ito na lang. Kung sa tingin nyo, mukhang, ano, dry talaga yung lips nyo, ganon. Uminom kayo ng tubig. Although, ito pa pala, may isa pala akong lip product dito. Pero gusto ko na talaga siyang baguhin. Alam ko hindi cruelty-free yung, ano, Maybelline. Kaya lang, ang ganda kasi talaga ng formula nito. So, sobrang ganda nito. As in, magtatagal to buong taon. Pero naghahanap pa rin talaga ako ng kapalit nito. Yan, tapos na yung makeup look. Ah! Hindi po tayo mag... ano, aura. Konti lang talaga yung makeup collection ko at talagang ito na yon. Ayoko talaga ng clutter, ayoko ng excessive things. Ang rule ko with makeup ay paisa-isa lang yung bili ko. Tapos pag naubos ko na yon, tsaka lang ako bibili ulit. Kunyari itong palette na to, aside from mga tint, ito lang talaga yung blush ko. Feel ko mauubos ko naman siya on time kasi nakalagay dito, ano lang to, 12 months? So far, pag naubos to, ito pa rin yung bibilin ko kasi gusto ko talaga siya. Yun yung rule ko with makeup. Pag naubos ko na, tsaka lang ako bibili. As much as possible, one product per each type. So, isa lang yung highlight ko, isa lang yung bronzer-ish ko, isa lang yung blush ko, isa lang yung contour. Ito, pag lip products, medyo ano tayo dyan. Medyo mapagbigay tayo dyan. Ano, hindi pala ako nagre-retouch ng makeup ko throughout the day. Kasi it feels like naglalagay ka lang ng, ano, makeup on top of dirt. Layer ng dirt. And wala, ang pangit sa feeling. And hindi naman ako nasisilaw sa maraming makeup. Kasi at the end of the day, it's how you use it talaga. Yun lang. That would be all. Bye!